Ito po ang mga sangkap: sibuyas at bawang, 5 kutsarang suka, 1 kutsarang asukal, 1/4 cup ng toyo, 1 cup ng mantika, 3 di kalakihang talong, 2 kutsaritang durog na paminta, 1/2 kilong buto-buto ng baboy, at 3 perasong saging na saba. So, ang una po natin gagawin is ilagay ang mantika. Ipiprito po natin ang talong. So, itong talong po natin ay 3 peraso na in-slice ko. Ang una ko pong ginawa, hinati ko po ang talong sa gitna. Tapos, in-slice ko po siya ng paislan. Magkataklob po siya nung aking hiniwa. Bakit po natin prinito muna? Para po di siya ma-overcook o madurog pag isinama po natin mamaya sa karne. Pag napansin po natin na medyo malutong na ang talong, saka po natin ahunin. At syempre po, dahan-dahan, pinas-forward ko lang po ang video, pero sa actual, dahan-dahan lang po pag-aahod. Sunod po nating ipipirito ay ang saba. Ang saba pong ginamit natin ay hilaw. Pwede rin pong medyo hilaw or hinog. Depende po sa inyo, as long as nakakainin po pagkaluto. Yung pagkahiwa po natin sa saba ay gaya po nung sa talong, para po madaling maluto. So medyo niliitan po natin ang pagkakahiwa. At pag napansin po natin na medyo malutong na, ahunin na po natin. At paalaala po ulit, dahan-dahan, mainit po ang mantika. Pero pag natalasikan po kayo ng mantika, lagyan nyo lang agad ng toothpaste para hindi po siya magtubi. So kailangan po natin magpalit ng kawali, yung medyo malaki, para po magkasya lahat ang ating mga sangkap. So ang una po natin gagawin, syempre ilagay po ang ating mantika, 10 kutsara. So pag mainit na, ilagay po natin ang ating sibuyas at bawang. So igigisa po natin siya. Ang ginagawa po natin is sabay na po ang pagigisa ng sibuyas at bawang. Yung iba po, inuuna ang sibuyas. So pag okay na po ang sibuyas at bawang, ihahalo na po natin o ilalagay ang buto-buto. Ang buto-buto pong ginamit natin ay buto ng baboy. Kung may spare po, yun na lang po. Pero kung wala naman, okay lang kahit ano pong part, basta may buto. So pag okay na po siya, ihahalo na po natin ang toyo. So hahaluin lang konti-konti. So pag napasin po natin na kumapit na yung toyo doon sa buto-buto, ihalo na po natin ang sabaw nung pinaglagaan. So nilaga ko po pala siya pre-cook sa sibuyas at bawang na may paminta. So kasunod po nating ihahalo ay ang suka. So 5 kutsara po yan. Sakto lang po yan dun sa dami ng ibang sangkap. Kasunod po ay ang asukal, 1 kutsara po. So sakto din lang po yan dun sa dami ng sangkap. Kasunod po ay ang paminta. So durog po. Pwede rin nyo naman pong i-mix durog at medyo hindi durog or buo. So yun po, halo-haloin lang. Maaamoy nyo po na luto na. So pag napansin nyo po na medyo lumapot na pati, isama na po natin ang ating saba at talong na prinito po natin kanina. So yun po, halo-haloin lang ng konti hanggang sa medyo madry. So pag na-dry na po siya, ahunin na po natin. So luto na siya. So minsan pa po, salamat. At yan po ang ating adobo estopado na buto-buto. So I don't know kung tama po yung tawag ko, pero yan po yun. So, salamat po ulit. Until next vlog po.